Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin na ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanang tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanang tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanang tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ang mga iyon ang kaban ng mga tipan at ang mga sanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon
sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anapat hindi sila makapagpatuloy ng gawaing sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan niyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan, sa bukid ng Haar namin nasumpungan, ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono niya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ng kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan, ang mga saserdote, baya ang naghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo po ang lahat. Jesus, ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamalaling nilibot ng mga tao ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaan na naroon siya. At saan siya dumating, maging sanayong lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at itinatamo sa kanya na pakipuin sila kahit man sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makakipo nito ay gumagaling.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang napakaraming tao, dala-dala nila ang kanilang mga may sakit, lumapit kay Jesus. Ang ating Panginoon, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit na dinala sa Kanya. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng ating Ebanghelyo, kung mayroon tayong sakit, lumapit lamang sa Panginoon. Kung mayroon tayong mga mahal sa buhay na may karamdaman at ibig natin silang gumaling, ilapit din natin sila sa Panginoon. Pagagalingin tayo ng Panginoon at papagalingin niya ang lahat ng may sakit na ilalapit natin sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangan na dumudulog sa Kanya. Ang ating tugon, banal na tagapagpagaling, makabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa taong hindi binibigyan pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at may taas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na nakagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo na rin aming banal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inumin na narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo na ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukub. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala
sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluoob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inumin na pagkakaisa ang ibinigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami nawa ay makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal.